Ito yung sampol. Ang sarap. Basta biko talaga ang sarap. Hello guys and welcome back to my channel. Today, magluluto tayo ng biko o black glutinous rice. So, isa siyang napakasarap na kakanin sa ating mga Pilipino. So, sa mga gusto ng sweet at pang sama sa kanilang kape, magluluto tayo ng biko at ang gagamitin nating malagkit ay black glutinous rice. So, subaybayan niyo ako guys, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-hit na rin ang ating bell para lagi kang updated sa aking channel at sa aking mga lulutuin sa Cooking with Asian. So, ayan guys, meron tayong isang kilong tapol o malagkit black glutinous rice. So, ito ay lulutuin natin sa rice cooker dito. Dito natin lulutuin. Yan ang unang step na ating gagawin. Pero kung wala naman kayong rice cooker, lutuin nyo siya ng regular sa kaldero. So, ayan guys. Luto na ang ating malagkit sa rice cooker. Ayan ang dagdag na ingredients. Brown sugar at coconut milk. So, meron tayong 1 liter na coconut milk para sa 1 kilo na malagkit. So, lalagyan natin ng 3 cups or 4 cups ng sugar. Ayan, mainit na ang ating kawali. Ilalagay na natin ang ating 1 liter na gamit ang ating wooden spoon o wooden ladle, halo-haloin lang. So, ang ating apoy dito guys ay medium heat. Ayan guys, medyo kumulo na yung ating gata. So, dahan-dahan lang sa paghalo. Importante hindi masunog yung kanyang bottom. So, keep stirring slowly. Saka medium heat lang ang ating apoy. Hindi pwedeng magulat ang ating langis, ang ating gata, kasi hindi siya magiging masarap. Pag nag-reduce na yung ating gata, saka natin ilagay yung ating sugar at ihalo na natin lahat doon. So, ayan guys, totally nag-reduce na ang ating langis. Nagmantika na siya, no? So, lalagyan natin ng asukal. Lagyan natin ng 1 cup ng sugar. 1 1/2 cup. Kunting salt. Para ma-enhance lang yung sarap ng ating hanggang matunaw yung ating sugar.
So, dinagdagan ko siya ng half cup. So, nagiging 2 cups yung ating sugar. So, kung meron kayong mas dark sugar, ito ay wash sugar, no? Kung meron kayong dark sugar, much better. So, ayan, nag-caramelize na siya. Ayan, dahil nag-melt na yung ating sugar at nag-caramelize na siya, guys. Ayan, makikita nyo. Ilagay na natin ngayon yung ating malagkit. So, ilagay na natin ito. So, haluin natin, guys. Haluin natin. Hanggang sa mag-combine sila lahat. Kasi mamaya i-bake pa natin to para sa ating toppings. So, mostly, ang ginagawang toppings nito is yung ito yung gata na may asukal. Pero, gagawan ko siya ng mas madali. Lalagyan natin ng caramel condense. Mamaya ipakita ko sa inyo kung paano gamitin ang caramel condense. At meron akong tip sa inyo, guys, ha? Kung meron kayo sa bahay ng pure coconut oil, ito ay pang luto din. So, haluan lang natin ng konti. Ayan. Para mas maganda. Haluan nyo para mas malamis. Mas mabango. Ayan, guys. So, ayan. Mix na siya. Kailangan lang natin mag-set siya at lumabas yung mga langis. So, kailangan tayurin nyo yung ilalim para hindi masunog. So, nakikita nyo naman ang gilid ay malangis na. So, ito ay Biko Tapol. So, i-transfer natin ito mamaya sa tray. At i-bake natin ng mga 5 minutes. Guys, may suggestion pala ako, no? Yung purong black malagkit ay hindi siya totally malambot. So, kailangan siyang haluan itong white. Ito, white glutino. So, nagluto ako ng 1 cup at hinalo ko siya dyan. So, ganito na yung magiging itsura niya. So, i-ano lang natin to. Kasi, ano siya, kung sa Bisaya pa, isagap-sap. Medyo yung texture ng black glutinous ay parang oats. Alam niyo yung Quaker oats, medyo maano siya, matalas. So hinaluan ko siya ng white para magkaroon siya ng softness, no? So iyan yung advice ko kasi first time ko rin magluto ng black glutinous rice or tapul. So kailangan pala siyang haluan ng white para magiging malambot siya. So I hope may natutunan kayo sa aking pagluluto. Sa ganong paraan lang talaga ang gagawin. Haluan siya ng white. So, ayan guys, lumabas na yung pagkalapot niya, no? So, ang advice ko is half 50-50. So, half ng glutinous na black at saka half ng puti. Para lalabas yung ganito kalapot, ganito kalagkit. Kasi kanina ang labsa eh. So, hindi siya magandang puro. Para siyang Quaker oats. Sobrang talas. So, ayan. Lumabas na yung kanyang ano. Pero ang hinalo ko dito, nilagay ko lang siya ng 1 cup na white glutinous. Pero actually, banda din naman siya. Pero mas maganda eh, 50-50 na lang. Hindi siya advisable na purong malagkit na tapul or black glutinous. So, ayan guys. Luto na ang ating black glutinous. So, mamaya i-bake natin para sa ating toppings. So, ayan guys, nilagay natin sa oven, no? Kung meron kayong oven, ilagay nyo dyan. Ayan, ang ating Biko. Ilagay nyo dyan. At hanggang sa mag-in-in siya. At mag-caramelize yung top.
So, ayan guys, na-bake na natin. So, kailangan natin to. Kung meron kayong mahanap na condensed caramel, iyan ang ating ilagay na toppings. So, tingnan nyo guys. Yan, i-spread lang natin, no? Para lang maano yung ibabaw. So, ayan. Tapos, i-broil lang natin to guys, hanggang mag-melt at maging brown a little bit. Huwag po niyong sunugin, ha? Ayan. So, tamang-tama lang talaga ang kalahati. Depende sa lapad ng inyong tray. So, ito ay 1 kilo and 1/4 na malagkit. Ayan. So, ayan guys. Nag-bubbles na, no? Nag-bubbles na ang ating ano, so patayin na natin kasi ready na yan siya. So, this is how it looks like. So, i-slice na lang natin mamaya for serving. This is good for coffee and for breakfast early in the morning. At mas masarap to the next day, yung malamig na siya. Yun ang tunay na biko. Sana guys, bye! Dapat po ganito kaganda ang inyong caramel guys. So, magiging brown siya pero hindi sunog. So, pag ganyan na po siya, nagbubbles na lahat, ibig sabihin ready na at ready to serve na ang ating biko. So, sana nagustuhan ninyo ang ating vlog for today. At sa mga baguhan, please like and subscribe my channel. See you again sa aking susunod na luto, Cooking with Asia. Bye! Ayan na ang ating biko guys. So, black talaga siya, pero masarap. Yan. Ang sarap. Walang katulad. Yan. Kainin natin. So, nilagay ko siya sa tray.